Ano ang radical expression? Pag sinabi natin radical expression, ito yung expression na mayroong radical sign. Basta may makita agad kayo na radical sign, isa na agad siyang radical expression. So meron tayong parts of a radical expression. Meron tayong nth root of p to the m. Ang tawag natin dito sa n, okay, the nth root, yung mga square root, cube root, ang tawag natin dyan ay index. Okay, ang numbers naman or expressions na nasa loob ng radical sign, ang tawag natin doon ay radicand. Okay? At siyempre, meron tayong radical sign. Okay, so yun lamang yung parts ng radical expression. So kapag ka wala kayong nakitang index, for example, meron tayong square root of 2, automatic na ang index natin ay 2. Dahil ang pinakamababang index dapat ay 2. Paano mag-change ng radical into its exponential expression and vice versa? So, dito muna tayo sa radical to exponential form. Kailangan lang nating sundin ang equation na ito, the nth root of p to the m is equal to p raised to m over n, kung saan ang index ng radical expression ay magiging denominator ng rational exponent, ang exponent ng radicand ay magiging numerator, at ang base ng radicand ay magiging base pa rin ng exponential expression. So kapag binaligtad natin siya, p raised to m over n is equal to nth root of p to the m, or meron kasing gumagawa nung ganito, the quantity of nth root of p raised to m. So pareho lamang yung dalawang ito, kung saan yung denominator magiging index, yung numerator magiging exponent ng radicand, at yung base ay magiging base pa rin dito ng radicand. Okay, so halimbawa, square root of x cube, ang index natin dito ay 2. So yung 2 rito naging denominator, yung 3 naging numerator, at yung base ay base pa rin dito ng exponential expression. Example number 2, cube root of 2, quantity 2xy square is equal to, yung base pa rin siya, yung index naging denominator, yung exponent ng radicand ay naging numerator. So, ganun lang siya kadali. Example number 3, quantity 4th root of 25a cube b to the 4th is equal to yung base, yung ng radicand, nasa loob ayan siya, 25a cube b to the 4th, yung index ay 4, okay, naging denominator, at yung exponent 7, naging numerator siya ng rational exponent. Okay, so dito naman tayo sa exponential form to radical expression. So, quantity 5pq raised to 1/3 is equal to yung 3 magiging index, yung base 5pq, base ng magiging radicand siya rito, and yung exponent niya ay 1, kaya hindi ko na siya nilagay. Okay, next, quantity 9y to the 4th z to the 7th raised to 2/5 is equal to 9y to the 4th z to the 7th, ayun siya nasa loob. Okay, yung 5 denominator magiging index, at yung 2 na numerator ay magiging exponent, pwede rin natin siyang i-rewrite na katulad nito. Okay, so pareho lamang itong dalawa. So ganun lang kadali mag-change ng radicals to exponential form and vice versa.